ito yung mga love life message sa inyo. Kung ano yung naka-resonate sa inyo, guys, take that message. Unang-unang deception. This will not resonate with all mga kapis. Hindi naman kasi lahat ng jowa nyo manluloko. Pero mararamdaman nyo yan kung niluloko kayo. No? So, you will know if this message is for you. So, deception. Someone is wearing a mask in this relationship. So, ibig sabihin, merong hindi totoo sa relasyon nyo. It's either ikaw yan or sila yan. Most of the time, kaya kayo nanonood ng tarot reading kasi nalilito kayo. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong November guys, para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys, ito yung para sa spiritual message natin, ito yung para sa life messages, ito naman yung para sa love life, mga kapixie. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. Hindi lahat magre-resonate, no? And by the way, guys, naka-upload na sa ating channel yung inyong 2025 kapalaran. If hindi nyo pa napapanood yung para sa Sojak sa inyo, punta lang kayo dun sa homepage natin, mga kapiksi. Hanapin nyo lang yung video para dun sa Sojak sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, ito guys, ito yung spiritual message para sa inyo. Ito guys, this is about intuition, mga kapiksi, illuminating in your heart. Kung mapapansin nyo yung image ng card, diba, parang nagliliwanag siya. So, yung intuition natin, mga kapiksi, we have to pray, no? Una muna magdasal. And especially kapag may mga bagay na nagugulumihanan kayo, naguguluhan kayo, ganyan. So, importante magdasal kayo, mga kapiksi, and then pakinggan nyo yung intuition nyo. Trust your intuition. Follow your intuition. Kasi yung intuition natin, guys, ginagabayan yan ng ating mga gabay. Yan yung pamamaraan ng mga gabay natin para gabayan tayo. Puro gabay, no? Pero yun talaga, para magabayan tayo sa tamang landas ng buhay natin, para hindi tayo mapahamak, no? Ang number one role kasi ng mga gabay natin is una, gabayan tayo. Lahat tayo may gabay guys, ha? Bawat isa sa atin, simula ng pinanganak tayo, meron tayong mga spirit guides. So lahat tayo may gabay. So gagabayan nila tayo, paprotektahan nila tayo, and tutulungan nila tayo sa panahon ng ating mga kailangan. That's why it's very important for us to pray, mga kapiksi, and then listen to your heart, follow your intuition. That's your guides telling you what to do, no? Yun yung pamamaraan ng mga gabay natin para hindi tayo mapahamak, mga kapiksing. Okay? So, always pray. Guys, kailangan natin kumunek sa ating mga spirit guides. Kaya, huwag nyong kakalimutan magdasal palagi, mga kapiksing. Okay? Right. So, comment down below if feeling nyo para sa inyo yung message na yan, mga kapiksing. And, ito naman yung para sa life messages natin guys. So shuffle ko muna to guys, habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo until October 31. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa liminal, mga kapiksi. So pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan guys, kaya i-avail nyo na. Sobrang ganda. And ito yung mga life messages para sa inyo guys. Unang-una, no place like home. Ito yung self-love, mga kapiksi, no? Kailangan alagaan nyo yung sarili nyo, the way na inaalagaan nyo yung sariling tahanan nyo, mga kapiksi. Ano ba yung gusto natin sa loob ng tahanan natin, di ba? Malinis, mabango, maaliwalas, kaaya-aya, yung masarap na mag-retire ka doon, di ba?
So dapat ganun din natin yung inaalagaan yung sarili natin, 'di ba? Malinis, mapayapa, tahimik, kaaya-aya, 'di ba? Ayaw natin nung bahay na magulo, ayaw natin ng bahay na makalat. Kapag ikaw ay punong-puno ng kanigahan sa buhay mo, mga kapiksi, sa sarili mo, parang ganun ka, isa kang bahay na makalat. Magulo, 'di ba? Pag magulo isip mo, nega ka, natitrigger ka, palagi kang galit, 'di ba? Hindi mo inaayos yung sarili mo, makalat, super negative. Ayaw mo nang ganun. And kapag ka ganun, wala ding may gusto sa iyo, 'di ba? Wala namang bahay na may gusto ng wala namang tao na gusto ng makalat na bahay, magulong bahay, maingay na bahay or whatever. So parang walang magmamahal sa iyo. And even you don't love yourself as well kapag ka masyado kang nega. So wag ganun, mga kapiksi, no? So you should treat yourself nicely the way you would treat your home. Kaya dapat self-love. Self-love in short, mga kapiksi. Okay? So alagaan mo yung sarili mo above anything else, above anybody else. Huwag na huwag mong iti-take for granted yung sarili mo. Again, always compare yourself to a home, no, na gusto mong gusto mo, 'di ba? Yung kaaya-aya, malinis, fresh, tahimik, 'di ba? Positive lang. So ganun, mga kapiksi. Okay? And then ito naman, guys, we have unfinished symphony. Ibig sabihin nito yung mga nangyari sa past na hindi pa kayo naka-move on, walang closure, ganyan, hindi mo makalimot-limutan. So especially if it involves another person, no? Kung hindi mo na makausap yung another person na yon, that's already a closure. So sometimes kasi yung iba sa inyo matitigas ulo. Yung parang pinapaasa pa yung sarili nila, 'di ba? And okay lang naman yun, pero minsan kasi, guys, nasasaktan na kayo. Dapat alam niyo na kung kailan. Tsaka yung closure, guys, hindi naman yun nanggagaling sa kanila lang. Ikaw, pwede ka rin magbigay ng closure, 'di ba? So wag mong ikapiksi, bigla na lang niya akong ginost, wala kaming closure. Ginost ka niya, ayaw ka niyang kontakin, that's already a closure. And ikaw, ginost ka na, bakit ayaw mo pang i-close, 'di ba? I mean, papayag ka ba na ginaganon ka? Hindi lang sa kanila nanggagaling yung closure. Even you, pwede kang magbigay ng closure. Nagets nyo ba, guys? So, respect yourself, di ba? Respeto mo yung sarili mo, kaya tayo may self-love dyan. And tapusan yung mga dapat tapusan, guys, para makamove on kayo. Hindi na kayo mastak sa buhay nyo. Huwag yung pahirapan yung sarili nyo. Respect yourself, mga kapiksi. Kung hindi ka nila nire-respeto, at least ikaw, irespeto mo yung sarili mo. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa message na yan. And then, yung next message naman natin is love life naman. So, shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen yung ating relationship course. Paano mawala ang third party at pagkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount yan until October 31. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Sobrang ganda. So, ito, guys, no? Ito yung mga love life message sa inyo. Kung ano yung naka-resonate sa inyo, guys, take that message. Unang-una, deception. This will not resonate with all, mga kapiksi. Hindi naman kasi lahat ng jowa nyo manluloko. Pero mararamdaman nyo yan kung niloloko kayo. No? So, you will know if this message is for you. So, deception. Someone is wearing a mask in this relationship. So, ibig sabihin, merong hindi totoo sa relasyon nyo. It's either ikaw yan or sila yan. Most of the time, kaya kayo nanonood ng tarot reading kasi nalilito kayo. So, the fact na nalilito kayo, ibig sabihin there's already something. And most of the time, sila yung nanloloko, hindi kayo, okay? Pero alam nyo naman yan, guys, kung kayo yung nanloloko o sila, okay? So, this is one message para sa inyo. So, pay attention to the red flags, mga kapiksi, dun sa mga nabibiktima ng panloloko. Medyo mag-ingat-ingat na lang kayo, guys, okay?
And another message is, be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Ito naman sa mga kapiksi natin na single, no, na nag-a-attract ng love, harmonious na relationship, mga kapiksi. Be true to yourself. Sabi nga, no, do not chase. Attract love instead. So, huwag niyong habulin, huwag niyong hanapin. Instead, mag-pray kayo, ipagdasal niyo, and be magnetic of love, and you will attract love, mga kapiksi. Pag sinabing magnetic of love, pag maganda yung pagmamahal mo sa sarili mo, malakas yung love energy mo, positive vibration ka, di ba? Parang ano yan, guys, bulaklak, di ba? Yung bulaklak sa garden, kapag ka ikaw ay namumukhadkad, fresh, blooming, yung bubuyog, ano, kusang lumalapit, yung bubuyog, yung paru-paro, di ba? Bilang bahagi ng pollination. Di ba? Pero, wow, science. Pero ibig ko sabihin, kapag ikaw ay isang bulaklak na very attractive, no? Kusang lumalapit yung mga bubuyog, yung mga paru-paro. So, ganun din sa pag-ibig, mga kapiksi, kapag ikaw ay fresh, blooming, positive, no? Malakas yung love energy mo, kusa mong ma-attract yung pag-ibig, yung mga tao na deserve mo sa buhay mo. Yung magmamatch ng frequency mo. Okay? Kasi palagi yan nakamatch, mga kapiksi, yung divine match nyo. Kung ano ka, kung anong klaseng tao ka, ganun din yung na-attract nyo sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, sa mga single guys, mayroon tayong relationship subliminal, yung attract love and relationship para sa mga single, no? Kung gusto nyo maka-attract ng partner or specific person na deserve nyo, pwede nyo pakinggan yun, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo. And kung saang message kayo naka-resonate, guys. Dito ba sa life messages? Sorry, spiritual message to. Ito yung life, ito yung love life. Comment down below, guys, kung saang message kayo dyan naka-resonate. And ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.